Inoue versus Casimero update, pahayag ng ring girl na niyakap ni Paras, and other boxing updates. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kadwelo, pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating munting sports channel. Maraming salamat po. Panay-repost po, mga kadwelo, ang ring girl na niyakap na ng dalawang beses ng ating kababayan, former title challenger Vince Paras, every after fight niya sa undercard ng dalawang laban ng isa pa nating kababayan, former 3 division world champion, current WBO Global Super Bantamweight Champion General Cuadro Alas Casimero. Sa Casimero versus Filipos ni Hitombo, una sa Okada ay panalo si Vince over Japanese fighter Ayumu Hanada. At ngayon naman sa undercard ng Casimero versus former IBF Super Bantamweight Champion Yukinori Ugune ay nanalo again si Paras over Japanese Kai Ishizawa. And in both occasions, nahag niya ang ring girl after the fight na Sauri Melon ang name sa social media. Aside from continually reposting pictures nila ni Vince, nagpasalamat din po ang nasabing ring girl na napost ang kanyang pic with Vince through Yahoo News. Sa comment section naman ng ilang posts ni Melon ay may mga hapong natuwa at napasabi, sana naging boxer na lang daw sila. It seems nare-recognize na rin nila si Paras dahil na-recall agad nila na ginawa na ito ni Paras last May sa Okada. Samantala, sa ilang post naman, mga kadwelo, across Pinoy Boxing social media groups and pages, may mga nagtanong na sa ipinakita raw ni Cuadro Alas against Ugune, may chance pa ba siyang manalo kay 4 Division World Champion, current Unified, WBC and WBO Super Bantamweight Champion, Japanese Monster na Oya Inoue. Marami po ang nagsabi, mga kadwelo, na base sa latest performances ni Cuadro Alas na kinapos sa early rounds pa lang, dudurugin lang daw ito ni Naoya. Habang may mga nagkomento naman na may chance raw dahil surely against a top fighter of Inoue's caliber, sigurado pagbubutihin daw ni Casimero sa ensayo at di basta-bastang susugod o magmadaling tapusin ang bakbakan. Estratehiyang ginawa niya in his recent fights after departing sa MP Promotions. Nagkomento rin po ang former world champion Milan El Metodico Melindo, saying na may chance raw si Casimero na talunin si Inoue. Rason niya, styles make fights. At pangalawa, one punch can immediately make a difference sa bakbakan. Matatandaan, mga kadwelo, na nashare rin po natin sa isang previous video ang pagdepensa po ni Melindo kay Casimero at pinuna ang mga bashers na wala rong alam sa boxing. Going back to the role of fighting na Oya Inoue, despite the previous issues and sa sinasabing poor performance ngayon ni Casimero against Ugune, hindi pa rin po nawawala ng pag-asa, mga kadwelo, ang Japanese promoter ni Casimero, former world champion Masayuki Ito of Treasure Boxing Promotions UTBP as well as JBC, na makita ang bakbakang Inoue versus Casimero. Ang tila huling baraha, mga kadwelo, po rito ay dapat maipanalo ni Cuadro Alas ang susunod niyang laban na napapabalitang sa Pebrero raw next year magaganap ayon mismo sa kampo ni Cuadro Alas. And in preparation sa labang ito, gusto po ni promoter Ito na kumpleto na ang lahat sa training camp ni Casimero with a new trainer, sufficient sparring, etc. Hindi po kontento si Masayuki Ito sa nangyaring training camp sa sariling gym ni Cuadro Alas, and that kailangan daw ng major changes sa kampo. So for Ito, buhay pa rin ang Inoue versus Casimero basta maipanalo lang ni Casimero ang next fight niya in an impressive fashion. Dahil kung hindi, baka tuluyan na talagang manatiling pangarap na lang ang makasagupa ang binansagang halimo ng Japan. Sa ibang banda, nireject na raw po ng International Olympic Committee o IOC, mga kadwelo, ang application ng ating pambansang kamao 8 Division World Champion Manny Pacman Pacquiao na makalaban sana sa 2024 Paris Olympics. So it seems, di po umubra ang formal request ng Philippine Olympic Committee o POC last time, backing up Pacman para makasali sana sa Olympics at mangyari ang dream goal nitong makasungkit ng gintong medalya para sa Pinas. Anyway, buhay pa rin still ang gold na pangarap, mga kadwelo, sa Philippine boxing dahil nakasecure na ng spot sa 2024 Paris Olympics ang isa pa nating pambato, Tokyo Olympic bronze medalist Yumer Felix Marshall. Nanahawag tayo nun, wala tayong laban, ilang buwan natin hintay si Naoya Inoue. Oh, blanco, di ba? Blanco. Ibang kalaban na naman. Walong buwan hintayin si Naoya Inoue. Oh, ngayon, ang tandaan nyo, guys, ang kung wala, saan, hard, saan kayo umakyat, yan yung tatandaan nyo, saan kayo umakyat, doon pa rin kayo pababa.